guys, it's me Jeanette and welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing a full face makeup pero gagawa din ako ng wear test ng foundation na gagamitin ko for today. Recently, puro mga drugstore foundation yung mga pinapakita ko sa inyo. So naisip ko mag-review naman ngayon ng isang high-end foundation na sobrang gusto ko nang itry kasi hindi ko pa siya natatry. So yun yung Sephora 10 Hour Wear Perfect Foundation. So, ito siya. Ito, hindi ko pa talaga natatry. Ang tagal nang nasa akin to, pero gusto ko kasing gawin siya ng review. And gusto ko rin siyang i-wear test kasi na-curious ako sa kanya. Sabi niya, 10 hour wear for perfection foundation. So, tatagal daw ng 10 hours. So, sakto ngayon kasi aalis ako. So, mawe-wear test natin siya. If you wanna know, guys, my thought on this and the look that I'll be doing, please keep on watching. First, guys, mag-moisturize tayo ng ating face. So, I'll be using this top O na hydrant water. Mag-a-apply naman tayo nitong Super Beauty na serum. Favorite ko tong serum. Ayan. So, lagay lang tayo sa face. Actually, ibang variant to. Ang favorite ko talaga na variant is yung original, yung aloe vera. Aloe vera ba yun? Or tomato extract ata? Hindi ko maalala. Basta ang bango kasi nun. Yung original na ni-release nila. So, ngayon guys, let's proceed na dito sa foundation. So, itong foundation na to is 25 ml. So, it's a bit kaunti compared sa mga usual size ng foundation. So, ayun nga, 10 hour daw to and then oil-free. This is, I believe, perfect for oily skin. So, dito sa likod, ang sabi niya is this is medium coverage buildable. So, I'm not really sure kung buildable into medium ba or buildable to full. Ginana lang natin. So, yung iba dito nakasulat is hindi na naka-English. So, hindi ko na siya mababasa. And then, ang sabi dito, after opening 12 months daw siya ma-expire. Feeling ko mas maputi sa akin to. Kasi sa Sephora PH ko to na-order. And hindi ko alam kung anong shade ko. Girl, ito yung binigay na shade. Kasi meron doon yung parang shade finder, diba? And then, hinanap ko doon yung shade ko nang meron akong ibang foundation sa kanila. And ito yung shade na binigay. This is in the shade Light or 10 Ivory. Maputi ito, girl. Siya. So, i-apply lang muna natin siya using a brush and so ayan. Oh, okay. So ito siya, guys. Medium coverage ka lang siya. So kailangan ko mag concealer. Light to medium actually. Yung 2 pumps ubos agad, half lang ng aking face, half pa lang ng aking face. Ito yung foundation na talagang visible yung mga streaks ng brush. Blend ko lang nitong aking Real Technique sponge para mas maayos. This is light to medium coverage, guys. Ayoko na siyang dagdagan kasi magko-concealer pa tayo and mainit yung pupuntahan ko. Baka mag-kick up lang siya. Nagbibigay siya ng smooth finish or flawless finish sa aking face. Ayan. And then, hindi ako nag-primer. So, actually guys, nakalimutan ko lang na hindi mag-primer. Pero, ayan, hindi tayo nag-primer. Pero, hindi niya na-emphasize yung ating mga pores dito sa face na to. And then, dito sa dark, sa under eyes ko, kung makikita nyo, hindi niya sobrang natakpan yung discoloration. Or, na-brighten up naman niya, pero hindi talaga totally na natakpan niya yung aking eye bags. Very light lang siya sa face. And, medyo matagal lang siyang matuyo. Hindi naman siya tacky. Maglagay rin tayo dito sa half side ng ating face. Dalawang pumps din, kasi dalawa rin yung ginamit natin dito sa kabila. Makain siya sa ano? Makain siya sa foundation, sa product, knowing na brush na yung pinaka-apply ko sa kanya. Fairness naman, kahit medium coverage lang siya, claim naman niya dito na ganun siyang
foundation. Pero maganda pa rin naman. Hindi siya matte foundation, guys. And I'm not really sure kung bakit sinabi dito oil-free. Kasi may mga luminosity ako na nakikita sa face ko. And sobrang gaan ng pakiramdam niya sa face. Hindi siya mabigat. Parang wala kang suot na foundation. I mean, meron kang, alam mo, may suot ka. Ramdam mo pa rin na may suot kang foundation. Pero hindi siya yung sobrang bigat na hindi na makahinga yung face mo. Pusing ko lang the rest of my face and I'll get back to you. Hey guys! So, ayan, I'm back and natapos ko na lahat. And ayan, kailangan na namin umalis. So, ayun guys, i-update ko na lang kayo mamaya kung ano nang lagay ng aking face. I-wear test natin to. Ang time na ngayon is 10:48 a.m. Try ko sa inyo mag-check-in later. Titignan natin. Magda-dive pa kasi ako and sa Bulacan pa kami pupunta. Ngayon lang guys, I'll get back to you. Hey guys, so I'm back now and ayan, gusto ko lang kayo bigyan ng update. Actually, I'm so sorry guys, hindi ako nakapagbigay ng update kanina. Pero okay lang naman yun kasi hindi naman ako nag-retouch. As in, whole day, ito na yung face ko. Hindi talaga ako nag-retouch or anything. And pasensya na kung ganito kalapit yung aking face kasi as in, kaka-uwi lang namin. And gusto ko lang talaga kayo bigyan ng update para ma-end ko na tong vlog na to. So now, it's already, ayan, 7:10 p.m. So it's been 10:48 ako kanina nag, nung umalis. And already 7:10 p.m. So it's 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So almost 9 hours ko na siyang suot. And eto guys, honestly, wala akong retouch or anything. Kahit sa lips ko hindi ako nag-retouch kasi yung super stay matte yung ginamit ko. Pero ayan, mag-focus tayo dito sa face. And nakikita nyo na yung T-zone ko, sobrang oily niya na. Pero in person siya, parang healthy glow lang siya. As in, sinadya ko talaga na hindi mag-blot. Hindi ako nag-tissue, hindi ako nag-blotting paper, hindi ako nag-retouch. Eto na yon. Talagang nung umalis ako, ganito na yung makeup ko hanggang pagbalik ko, hanggang pag-uwi ko dito, ganun na yung makeup. And guys ha, take note na yung pinuntahan ko ay sobrang init. Punta kami ng church, yung sa mismong reception dun sa bahay ng pinsan ko. And sobrang init doon, as in sobrang daming tao, sobrang init, tapos humiga na ako at lahat, naka-electric fan lang. Pero ayan, ganyan pa din ang aking face. Hindi siya nag-cake up, hindi ko alam kung dahil na-mix na sa oil ko yung foundation, kaya naging ganito na siya. Pero ayan, kitang-kita nyo, sobrang kintab na ng face ko, pero hindi naman siya sobrang pangit tignan. And kung mapapansin nyo, yung blush on ko, yung highlighter ko, and yung contour ko andyan pa din, as in wala talaga halos na alis, kahit as in wala talagang halos na alis. So magtry tayo ngayon magblot. Pero guys, last check-in ko na sa inyo to ha, kasi ayan, ang dami na girl. Ayan, may mga pawis na kasi, may mga halong pawis na kasi to, kaya mas madami. Pero ayan siya. Na guys, bala ko sana nga tissue lang, pero para makita nyo, buong araw, 9 hours, ito lang yung oil na nakuha ko sa aking face. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. So, ayan, sobrang satisfied ako dito sa foundation na to. Wait, kunin ko lang. So, ayan, dito sa foundation na to, ito masasabi ko na talagang long wear foundation to. Kahit na hindi siya full coverage, okay lang kasi ang ganda naman ng performance niya. Nagtagal siya sa akin. Okay na okay siya sa mga humid na weather. Okay na okay siya dito sa atin. So, ayun lang guys. Hindi, kalimutan ko na kung magkano siya. Pero sale ko kasi siya nakuha nun sa Sephora dati pa. Pero ayun na nga. Ito yung 10. Again, this is the 10 hour wear perfect. Perfection foundation. Guys, nakita nyo naman yung face ko ngayon nung nag-blot ako, sobrang okay pa din siya. Like, nawala na yung kulot-kulot lahat, pero yung itong foundation ko nandito pa rin. Kung sa personal, mas makikita nyo yung blush on ko na nandyan pa. So, ayun lang guys, sana itry nyo rin to kung gusto nyo ng long wearing foundation. Oh, medyo pricey lang siya ng konti, pero sobrang sulit naman niya kasi maganda yung binibigay niyang performance. Guys, dito ko natatapusin tong video. Medyo gusto ko na magpahinga kasi ako yung nag-drive galing Bulacan hanggang dito. And ayun, medyo inaantok na rin kasi ako. So, sana nagustuhan nyo guys tong video ko. And if you did, please don't forget to hit the thumbs up, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. Besho Wops. Bye!